Bakit? Tirahin nga ako ng tirahin. Okay lang, basta lagi mong babanggitin ang pangalan ko para lagi akong aangat, ha? A few moments later. Teka, sino si Badang? Baka rapper din siya, kaso siya lang ang may alam. But... fuck you. Sapa ka na lang. Kung gusto mo nang sakitan mga bobong nilalang ang aking mga kaalitan si Badang. Habang kasagsagan ng Republic of the Philippines na segmento ng Itbulaga na pinasisimunuan naman ni Master Rapper Francis M. ay tila meron na daw talagang namumuo na tensyon sa pagitan ng dalawang rapper na parehong contestant noon sa naturang segment. Ayon sa aking pananaliksik ay nag-umpisa daw di umano ito sa inggitan at sapawan. Ilan nga daw sa dahilan ng mga ito ay ang madalas na pagsasama nila Francis M. at Looney na kinainggitan naman ni Badang at nasabihan pa nga daw sumisip-sip lang daw si Looney kay Francis Magalona. Pinabulaanan naman ito ni Looney dahil ayon sa kanya nagkataon lang daw talaga na magkalapit sila sa kadahilan ng madami nga daw silang common interest katulad ng basketball, gaming at photography. Dahilan upang mapadalas ang pag-uusap nila at makabuo na closeness. 2010 ay sinindihan na nga ni Looney ang isa sa pinakamalakas na diss track sa kasaysayan ng hip-hop. Kasama pa si Naglock 9 at Clumsy sa kasalukuyan noong banas na banas din sa asal ni Badang. At ito ay sa kantang pinamagatang Isang Bara Ka Lang. Sa mga batang nakikinig, pasensya na kayo. Huwag niyong sasabihin sa magulang niyo na si Glock na ito ay papatulan lang ako, isang taong napakayabang. Wala na bang ibang mas matinong kalaban dyan? Batang, tutangin ang pangalan niya. Pinagtulong-tulungan man si Badang ng mga malalakas na artist ay hindi pa rin ito natinag at gumawa din ng isang diss track na pinamagatang Sarap Mambara. Yeah. Tinira ako ni Glock 9, tinira ako ni Luna, tinira ako ng 6G, tinira ako ni Clumsy. May tira din kasi ako, kaya pinagtulungan ang mga hambog na to, kaya ako'y bulong-bulungan. Ngunit hindi lang yan dahil pinahagingan nga muli ni Looney si Badang sa kanta naman itong pinamagatang The Final Word. Sinama mo pa si Badang. Teka, sino si Badang? Baka rapper din siya, kaso siya lang ang may alam. Ba't kita re-respetuhin, Rumis? Beto ka ba? Binastos mo ko nung Biyernes sa Lunes, dedo ka na. Sapakan na lang. Kung gusto mo nang sakitan mga bobong nilalang ang aking mga kaalitan si Badang. Akala niya paligsahan yung papaitan, tapsihan na ang pinakamahal niyang nakain. One of the most awaited battle sa liga ng Flip Top, kung saan matutuldo ka na at magkakaalaman kung sino nga ba ang mas matindi o mas malupit na rapper sa dalawang magaling at veteranong MC na sina Looney versus Badang. Ang matagal yung hinihintay na laban, sa wakas mangyayari na Looney at Badang. Alam na natin lahat, may beef sila dati, pero sa totoo lang ngayon pati na talaga sila. Kaya papakita rin namin na hindi nagkakapit talaga sa ganung klaseng hypodrama. Meanwhile, ngayon magkakalabasan na ng sama ng loob. Alam ko naman kasi yung plastic lang tong smile ni Ugok. Alam ko rin kung ba't nakipagbati ka sa akin. Style mo bulok. Halata kasi wala ka nang makain, kaya pati yung pride nilunok. Sila pa yung mga mapapel, pabida. Ang sarap kas kasi yung mukha ng papel. Diliha, kaya wag ka nang pumapel. Anigma, dahil pagkatapos ang battle na to, si Looney wala nang papel sa liga. Kaso nabalita ako na may anak ka na pala. Napakasaya. Ganap ka ng ama. Sa wakas may kasabay ka na mag-aral magbasa. At matanong kita, Sho, tamo ba si Glock 9? Bakit tumali ka sa kanyang tumbong? Magaling ka naman na rapper, pero bakit sa kanya ka pa nagsumbong? Mag-isa lang ako, pinagtulungan nyo pa ako. Ang liit ko na nga, minaliit nyo pa ako. Utak talang ka, ugali ng typical na rapper. Porkit hindi kaya makipagsabayan sa lyrical na battle, mambabato na lang sa entablado ng literal na battle, ng mineral na water. Real talk! Ako ba'y sampung palapag? Pag di ka nag-ingat ay babagsak ka. Ako ba yung direktor ng buhay mo? Kaya ngayon puro ka drama. O takot ka lang sa harap mo dahil dumating ng tunay mo na karma. Ako ang kanang kamay ni Kiko, kasi ako ang pinakauna niyang bet. Ikaw naman yung kaliwang kamay, kasi ikaw yung tikapunas ng puwet. Ang boto 7-0, advancing sa tournament. Magiging para kay Looney. Natalo man si Badang sa score na 7-0. Eh para sa akin, if mapapanood nyo yung laban na ito without being biased, ay masasabi kong malakas talaga ang ipinakita ni Badang sa lyricism pa lang at freestyle.
Ngunit sadyang nasa ibang level na kasi talaga ang galing ni Looney. Kahit kailan hindi mo ko matatapatan, Badang, lagi mong tatandaan. Ako si One Punchline Man, isang bara ka lang. After this battle ay ipinakita naman nilang dalawa sa liga at kay Enigma ang sportsmanship ng isa't isa. Natila, bati na talaga sila at sadyang battle lang. After a couple of years, both of their YouTube channels are doing great by their own style of content creating. Si Badang ay isa ng hip-hop news update at iba pa. Habang si Looney naman ay naging hip-hop content creator na rin sa YouTube. Pero taong 2020 ay tila sumiklab na naman ang galit sa puso ni Badang, kung saan hindi niya nangaraw nagugustuhan ang mga reviews o video reactions ni Looney sa mga flip-top battles niya. Sa kadahilan ng pinagmumukha nga lang daw siya nitong mangmang at katawa-tawa sa mga videos niya. Dahilan upang magpanting muli ang kanyang tenga. Pero depende sa pagpasatunay. Para sa akin, round 2. Kaysa, hindi. Pero ang meron sa puso ko, puma. Na kapag nasaktan ay puma. Na kapag nagalit ay puma. Na kapag napahiya ay puma. Sa madaling sabi, puma, patay na. At hindi mo na matatanggap yung kahihiyan. Puma. Tanginan to. Ano sinasabi yung puta? Ito, hamakan ninyo dalili mo na malamang gagawin yung pag ako na ganyan na demon na buhakan ng ina mo, kakainin ko yung tayo mo. Okay, naalala ko na itong battle na ito. Kakainin ko tayo mo. Tinira yung sarili. Ngayon, balat, di nag-iisip eh. Ano yung veterano sa eksena, lalo si Badang. Ang boto, 5-0 para i-flick G! Parang dinis. Parang yung veterano sa eksena, lalo na si Badang. Ang boto, 5-0, flick G. Si Badang, sobrang lapit ni Badang, all 3 rounds sa Apex. Galing si Badang, kaya binoto ko sa Apex. Magsak ang karir, kaya ang bagsak mo naman ni jeepney driver. Nakapagpuno na yung sasakyan, dinadala mo sa dilim dahil kung tsaba mo yung huldaper. Uy, balay! Delo? Oo, kukonsintihin kita, lalagyan kita na red carpet sa unang lamay mo. Ang arkilahin ko si Basil Valdez para kumanta habang umiiyak yung nanay mo. Pero bago ang lahat, ibubulgar ko muna yung baho mo. Para malaman ng taong bayan ang asawa mo yung bulok na pagkatao mo. Ganda ng mga rhyme. Mo, ni-rhyme niya ulit sa mo. Tapos pangatlong beses mo ulit. Dahil daig pa ng bobo ang tangang katulad mo. Dahil wala nang gamot sa tanga. Inamin na bobo siya. Daig pa ng bobo. After ng pag-alma ni Badang sa online, ay hindi na muli nag-react pa si Looney sa mga laban ni Badang. Sa ngayon, hindi man natin alam kung mabuti nga ba o hindi ang lagay nila. Ay hinihiling ko na lang na wag na sana pang lumaki uli ang kanilang hidwaan. Dahil at the end of the day, si Saito pa rin naman ang pinakapogi. Oh, alam ko naman nyo,